Sa ating buhay, madalas ay sinusubok ang ating tibay, tatag at paninindigan ng mga tao sa ating paligid. Mga taong mabilis manghusga at magaling manira, mabigyan lamang ng satisfaction ang kanilang mga sarili. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay walang kakampi at isasakdal ka ng karamihan nang wala kang kalaban-laban? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Saan nga ba dadalhin ng kanyang paninindigan at prinsipyo ang binatang si Jepoy? Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw, mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1... Masipag at sanay sa trabaho. Isang binatang kilalang matapang, ngunit napakalambot ng puso pagdating sa kanyang pamilya. Dahil sa kahirapan sa buhay ay walang pinapalampas na pagkakataon si Jepoy pagdating sa pagkakakitaan ng pera. Pagdating ng hapon ay puspusan na sa pagtitinda ng balot si Jepoy, hanggang sa kung minsan ay abutin na ito ng madaling araw hanggang maubos ang kanyang paninda. Hindi alintana ni Jepoy ang lahat ng hirap at pagod dahil alam niya sa kanyang sarili na wala nang iba pang aasahan ang kanyang pamilya kundi tanging siya lamang, magmula ng maagang na mayapa ang kanilang ama at mabaldado naman ang kanyang ina dahil sa isang pangyayari. Sa umaga ay kung ano-anong trabaho ang kanyang ginagawa para lamang matustusan ang pang-araw-araw na pagkain nila ng kanyang ina at mga maliliit na kapatid. Isang araw ay isang hindi inaasahang bisita ang bumungad kay Jepoy. "Jepoy, bakit hindi ka nagtinda ng balot kahapon? Inabangan ka pa namin ni Yaya sa harap ng bahay hanggang gabi. Namiss ko tuloy ang balot mo." Malungkot na wika ng mayamang dalaga na si Camille. Si Camille ay ang bunsong anak ng mayaman at makapangyarihang politiko sa kanilang lugar. "Ay, ma'am, sorry po. Kasi si nanay po inatake ng hika. Kaya binantayan ko po muna kasi mga bata pa po yung mga kapatid ko at hindi pa po nila kayang alagaan si nanay." Nahihiyang wika ni Jepoy. "Ah, ganun ba? Nako, kamusta na siya? Pwede ko pang dalawin ang nanay mo? Baka kailangan na niyang dalhin sa ospital. I could help you." Mabait na wika ni Camille. "Ma'am, huwag na po. Nakakahiya po. Ah, nakabili na po ako ng pang-spray ni nanay kahapon. Nakapag-ipon naman po ako ng pambili, ma'am. Tsaka huwag po kayong papasok sa bahay, ma'am, kasi baka may makakita at baka magalit po ang ama nyo. Tsaka nakakahiya din po sa inyo ang bahay namin, ma'am." Hiyang-hiyang wika naman ni Jepoy. "No, Jepoy, I insist." Maikling sagot lamang ni Camille. Sabayin mabilis na itong pumasok sa bakuran ni na Jepoy papunta sa kanilang munting tahanan. Matapos makita ng napakaganda, napakakinis at napakayamang dalaga ang kalagayan ng ina at pamilya ni Jepoy, ay hindi ito nag-atubiling mag-abot ng pera bilang tulong kina Jepoy. Nanlaki ang mga mata ni Jepoy nang hindi nito sinasadyang masilip ang laman ng bag ni Camille. Napakaraming pera ang laman nito na sa tingin ni Jepoy ay kahit ilang taon pa nitong pagtrabahuan ay hindi nito kayang kitain ang ganoon kalaking halaga dahil sa liit ng kinikita nito sa pagtitinda ng balot at sa pagsasideline sa construction at pagsasaka. "Jepoy, take this. Pambili nyo ng masarap na pagkain at pambili mo na rin ng gamot ni Aling Kuring." Nakangiting wika ni Camille. "Ah, nako po, ma'am. Nakakahiya po. Salamat po pero hindi ko po yan matatanggap. Okay lang naman po kami, ma'am. Malakas naman po ako para magtrabaho. Kaya ko pong iraos ang pagkain namin at gamot ni nanay." Maluhaluhang wika naman ni Jepoy. "Ano ka ba, Jepoy?
Maliit na bagay lang yan. Para saan pa at naging suki ka namin ni Yaya sa balot? Sige ka, pag di mo tinanggap to, magagalit ako sa'yo. Hindi na kami bibili ni Yaya ng balot sa'yo, kahit kailan. Pilya, ngunit pabirong sagot naman ni Camille. Ma'am, kayo talaga. Pero salamat po ng marami. Napakalaking tulong po nito sa pamilya ko. Pero kung gusto niyo po, magtatrabaho na lang po ako sa inyo para mabayaran ko ang kabutihan niyo. Naluluhang wika ni Jepoy. Ah, alam ko na. Mababayaran mo na ako agad. At syempre, hindi ka pwedeng tumanggi. Samahan mo ako sa likod ng bahay niyo. Nakita ko kanina ang dami niyo palang tanim na mga gulay. Tara, dali! Excited na wika ni Camille. Sabay hinila na niya ang binata at wala nang nagawa pa si Jepoy kundi pagbigyan na ang maganda, makinis at mayamang dalaga sa kanyang kahilingan. Habang ipinapasyal ni Jepoy si Camille sa kanilang bakuran, ay hindi nito mapigilang matulala sa angking kagandahan ng dalaga, lalo na kapag naaamoy nito ang napakabangong halimuyak ng dalaga. Tila isang panaginip lamang ang kagaya ni Camille para kay Jepoy, lalo na sa laki ng agwat ng estado nila sa buhay. Ngunit kasabay nito ay paulit-ulit din na naaalala ni Jepoy ang kanyang hindi sinasadyang makita sa loob ng bag ni Camille, ang limpak-limpak na salapi na tanging sa alapaap na lamang mananatili para sa pobreng binata. Sumapit ang takip silim at naisipan ni Jepoy na maghukay sa likod ng kanilang bahay upang isakatuparan ang isang bagay na niminsan ay hindi niya inaakalang dadating sa kanyang buhay na magbibigay din ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan ay nangyari ang hindi inaasahan. Paalis pa lamang si Jepoy sa kanilang bahay para mag-sideline bilang construction worker nang biglang may humarang sa binata. Hayop kang lalaki ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Sige, bugbugin nyo ang lalaking yan hanggang hindi umaamin. Galit na wika ni Congressman, sabay utos nito sa kanyang mga tauhan upang pahirapan si Jepoy. Maawa po kayo sa akin. Wala po akong alam sa sinasabi nyo. Nagmamakaawang wika ni Jepoy. Subalit sa kabila ng pagmamakaawa ni Jepoy ay pinagpatuloy ng congressman ang pagpapahirap sa binata. At dahil hindi nakakalakad ang ina ni Jepoy na si Aling Kuring, ay tanging sigaw ng pagmamakaawa na lamang ang kanyang tanging nagawa para sa anak habang niyakap niya ng mahigpit ang mga bata pa niyang mga anak upang hindi na madamay pa sa galit ni Congressman. Birting, ituro mo kung saan yung nakita mo na hinuhukay ng walang hiyang lalaking to. Baka doon niya nilagay ang anak kong si Camille. Yung iba, halughugin niyo ang bahay nila. Pasigaw na utos ng Congressman. Matapos ituro ni Birting ang hinukay ni Jepoy sa kanilang bakuran, ay agad itong ipinahukay din ng Congressman sa kanyang mga tauhan. Subalit matapos nito ay wala silang nakita na kahit na anong bakas ni Camille maging sa bahay ni na Jepoy. Hoy lalaki, kung inaakala mong tapos na ako sa'yo, nagkakamali ka. Saan mo nilagay ang katawan ng anak ko? Baka gusto mong tuluyan kita ngayon, pati buong pamilya mo. Sige, busalan nyo ang bunganga niyan. Ayokong marinig ang mga kasinungalingan niya. Galit na wika ng congressman. Boss, kalma lang po kayo. Huwag muna nating tirahin to ngayon kasi maliwanag pa. Tsaka madaming makakakita. Balikan na lang natin to mamayang gabi. Kami na po bahala, boss. Wika naman ng kanang kamay ng congressman. Nangatog ang mga tuhod ni Jepoy at halos himatayin na ito sa panlulumo dahil sa pagpapahirap sa kanya at dahil sa kanyang mga narinig na masamang balak sa kanya at sa kanyang pamilya. Lingid pala sa kaalaman ni Jepoy ay napadaan noon si Mang Birting nang siya ay naghuhukay at dali-dali itong umalis dahil naisip nito na baka may ginawa si Jepoy kay Camille.
Dahil lang umaga ding iyon, ay nakita din ni Mang Berting na magkasama si Camille at Jepoy sa bakuran nila. Wala pala noong kaalam-alam si Jepoy na nang hapong iyon ay pinaghahanap na si Camille ng kanyang pamilya dahil hindi nila alam kung saan ito nagpunta at hindi nila makontakt maging ang cellphone ng dalaga. Buong gabing pinag-isipan ni Mang Berting ang mga nasaksihang pangyayari at kinaumagahan nga ay nagpa siya na itong sabihin kay Congressman ang mga nakita niya. Kaya pala agad na sumugod kina Jepoy si Congressman at mga tauhan niya. Ngunit nasaan nga ba si Camille? May kinalaman ba si Jepoy sa pagkawala ng dalaga? Nasilaw ba ang pobreng binata sa angking ganda at pera ni Camille? Dahil sa matinding pagpapahirap nila kay Jepoy ay halos hindi na ito makatayo sa labis na panghihina at sakit na kanyang nadarama sa oras na iyon. Pagkaalis na pagkaalis ni Congressman at ng kanyang mga tauhan ay agad namang tumakbo ang kanyang mga kapatid upang siya ay hilain at tulungang makapasok sa kanilang bahay. "Anak, anong ginawa nila sa'yo? Ano bang kasalanan mo?" Umiiyak na wika ni Aling Kuring. "Nay, kailangan po nating makaalis dito sa lalong madaling panahon. May masama silang balak sa atin, Nay. Hindi nila tayo titigilan." Lumuluha ding wika ni Jepoy. Dali-daling tinawagan ni Jepoy ang kanyang kaibigan na si Carlo upang magpatulong na sila ay makaalis na sa bayan na iyon sa lalong madaling panahon. At ito ay agad naman ding pumunta upang tulungan ang kawawang si Jepoy at ang kanyang pamilya. Dahil sa mga pangyayari ay humanap na ng magandang timing si na Jepoy upang makaalis na sa kanilang lugar ng araw na iyon upang ilayo ang kanilang sarili sa tiyak na kapahamakan. Lumipas ang panahon at dumating ang araw ng fiesta sa bayang iyon kung saan dumalo din ang mga politikong kaalyado ng mayor doon na kinabibilangan din ng congressman na ama ni Camille. Nagulat ang lahat nang magkagulo ang mga tao dahil dumating daw ang mayamang lalaki na nagpatayo ng madaming mga negosyo sa kanilang bayan na naging dahilan din ng pag-unlad nito at pagkakaroon ng madaming kabuhayan para sa mga tao dito. Nalaki ang mga mata ng lahat sa nasaksihan. Ang lalaking pinagkakaguluhan ng mga tao pala ay walang iba kundi ang binatang si Jepoy. Lingid pala sa kaalaman ng lahat, ang hinukay pala noon ni Jepoy sa likod ng kanilang bahay ay ang baul na naglalaman ng mga alahas na gawa sa purong ginto at mga diamante na minana pa ng lolo ni Jepoy mula sa kanilang mga ninuno. Nagulat lamang noon si Jepoy na makita niya ang sulat ng kanyang lolo para sa kanyang ina bago ito pumanaw maraming taon na ang lumipas. Nakita ito ni Jepoy habang naglilinis siya ng kwarto ng kanyang ina ng hapong iyon. Ngunit hindi pala binigyang halaga ng nanay ni Jepoy ang laman ng sulat dahil sa pag-aakalang ordinaryong baul lamang ang tinutukoy dito na nakabaon nga sa likod ng kanilang bahay. Samantala, si Camille naman pala ay umalis din agad noong matapos siyang ipasyal ni Jepoy sa kanilang bakuran. Lingid pala sa kaalaman noon ng pamilya ni Camille ay naglayas ang dalaga ng araw na iyon dahil pinipilit siyang ipakasal ni Congressman sa mayamang lalaki na hindi naman niya mahal. Subalit matapos palang ibalita ng yaya ni Camille ang ginawa ng ama niyang Congressman kay Jepoy ay agad na rin itong lumantad upang linisin ang pangalan ng binata. Agad na lumapit ang congressman kay Jepoy upang personal na humingi ng tawad. Ngunit kinamayan na lamang ito ni Jepoy sabay nakangiting umalis upang makisaya na sa fiesta. Nagulat na lamang si Jepoy nang yakapin siya ng isang matandang lalaki na pamilyar sa kanya. Si Mang Berting pala. Labis na nagsisi si Mang Berting sa nangyari noon kay Jepoy dahil sa kanyang maling espekulasyon, lalo pa noong nalaman niya na si Jepoy pala ang may-ari ng foundation kung saan iskolar ang kanyang mga anak. At muli ay kinamayan na lamang ni Jepoy si Mang Berting
at niyaya na lamang niya ang matanda upang makisaya na rin sa fiesta. Muling nagkita naman sina Jepoy at Camille matapos ang mahabang panahon. At dahil pala sa nangyaring paglalayas noon ni Camille ay hindi na rin siya pinilit pa ni Congressman na magpakasal sa lalaking hindi nito mahal. Sa paglipas ng panahon ay hindi na napigilan pa ng dalawa ang kanilang nabuong pag-iibigan na parehas pala nilang pilit na kinimkim noon pa lamang. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!